Ninais nilang tumakbo ng napakabilis nang sa gayo'y magmukha silang mga biktima sa mga mata ng aswang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtakbo, ay halos magsisisigaw na si Esing upang makita ang kanilang takot sa mga ito. Ang mga aswang naman noon, walang pagdadalawang isip na sila ay sundan upang kitila ng buhay sa paglalim ng gabi. Panay pa ang paghalakhak ng mga ito na parabang natitiyak na nila ang kanilang tagumpay. Paglapit ni Ermitanyong Tasyo sa kinaroroon na ni Esing, nagwika naman ito ng, "Esing, senyasan mo sila, Timo, na huwag maghiwalay sa ating pangkat. Sama-sama natin itong haharapin upang madali natin itong malipol." Dahil sa sinabi nito, mabilisan din namang nagbigay ng senyales si Esing sa kanyang mga kapatid. Agad namang nakuha noon nila Manong Timo ang nais nitong iparating. Kung kaya't hindi sila nagkawatak-watak. Ang kanilang dinaraanan kasi noon ay merong maliliit na sapa na siya ring papasok sa isang hindi kalawakang gubat. Kung nagkataong nagkahiwa-hiwalay ang kanilang grupo, pabor sa pangkat ng mga aswang ang digmaang yun. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang tumahimik ang buong paligid nang mapasok na nila Esing ang isang masukal na gubat. Dahil sa salungat ang parte ng lugar na yon sa abandonadong tahanan na kanilang pinagmamanmanan, kung kaya't tanging sa mga aswang lamang nakatuon ang kanilang mga atensyon. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad sa gubat, marami na silang nararamdamang kakaiba sa paligid. May iilan sa mga ito ang tumatalon-talon sa sanga na parabang unggoy ang mga ito. Ngunit alam nila Esing na ang mga nilalang na yon ay ang miyembro ng lahi ng mga aswang na tumutugis sa kanilang pangkat. Nang maramdaman nila Esing ang paglapit nito, bigla namang nagbigay ng senya si Ermitanyong Tasyo sa kanila upang mapaghandaan ang nalalapit na pakikipaglaban sa mga aswang. Kanya-kanya na noong hinawakan nila Manong Timo ang kanilang mga mutsa upang gamitin ang natatanging abilidad ng mga ito sa oras ng panganib. Nang masipat ni Esing ang papasugod na aswang na lakat, bigla namang tinitigan niya ito ng napakasama habang tinatawag ang tagapagbantay ng mutsa ng Nara na si Huben. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang tuluyang lumabas ito sa kanyang katawan habang iniaamba ang kanyang napakahabang espada. Paglapit ng aswang kay Huben, mabilisan din naman itong nakailag. Subalit hindi pa rin siya nagawang makaligtas nang sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang umusli ang isang malabakal na ugat sa likod ng tagapagbantay ng mutsa ng Nara. Biglang tumagos ito sa katawan ng aswang na siyang naging sanhi ng mabilisan itong pagkamatay. Kasabay ng pagkamatay nito ay ang paglapit ni Huben sa bangkay ng aswang habang nagwiwika ng, "Naging mangmang kayo sa pinanigan ninyong kapangyarihan!" Matapos nitong makapagwika, ay ang pagsipat naman niya sa mga nagsisili parang aswang sa itaas ng mga puno. Nang masipat nila Manong Timo ang pangkat ng mga ito, hindi na din sila nagdalawang isip na makisali sa digmaan. Si Ermitanyong Tasyo noon ay nananatili lamang na nagmamasid na parabang wala itong nararamdamang pangamba sa kanyang katawan. Paghawak ni Manong Timo sa pangil ng kalabaw, ay agad nitong kinuha ang hindi gaanong kalakihang puno upang ibato sa mga aswang na lumilipad sa kalangitan.
pagbagsak ng isang aswang sa lupa, agad naman itong ibinao ni Makot gamit-gamit ang kanyang tinataglay na mutsa ng lupa. Sa sobrang lakas ng pagkakabao ng nilalang, ay hindi na nito nagawa pang sumigaw upang humingi ng tulong sa kanyang mga kasama. Matapos nila itong gawin, mabilisan namang hinarap ni Barok ang iilan sa mga aswang nalakat habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang mutsa ng sapa. Masyado kang payat para maging pagkain namin, Antingero. Hindi ka ba magpapatulong sa iyong mga kasama? Wika ng isang aswang. Pwe! Magpapatulong? Masyado naman atang mababa ang paningin niyo sa akin, mga demonyo. Hayaan niyo! At ipapakita ko sa gawa ang aking kakayahan! Sagot naman ito. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang biglang pag-ihip ng isang napakalakas na hangin sa buong paligid. Dahil sa nagtataglay ng napakalamig na simoy ang hangin na yon, kung kaya't mabilisan din namang binalot ng kokonting hamog ang buong paligid. Sapat na ang hamog na yon upang mabaling ang atensyon ng mga aswang na siya rin namang pagkakataon ni Barok upang gamitin ang abilidad ng mutsa ng sapa. Sa muling pagsilay ng mga aswang sa kanya, ay ang pagngisi naman ni Barok habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang sundang. Nang masipat ito ng mga aswang, mabilisan naman siya nitong sinugod, subalit paglapit ng mga ito, laking gulat na lamang nila nang biglang naglaho ang katawang lupa ni Barok. Pagsipat nila sa kanilang likuran, kitang-kita nila ito na mabilisang itinaas ang kanyang dalang sundang na siyang naging sanhi ng kanilang maagang kamatayan. Hindi na nagawang makatakas ng mga aswang na yon dahil sa bilis ng mga pangyayari. Tanging pagsigaw na lamang ang kanilang nagagawa habang dahan-dahang lumalapit sa kanila ang napakatalas na sundang. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang bumalik sa kinaroroonan ni Essing ang gabay ng mutsa. Panginoon, hindi ho natin maaaring ipagpatuloy ang digmaan sa lugar na ito. Alam kong malalakas ang mga kasama mo, subalit hindi natin kakayanin ang mga panlilin lang na maaaring gawin ng ating mga kalaban. Humanap kayo ng patag na lugar upang muling ipagpatuloy ang digmaang ito. Wika ni Huben. Maestro! Kayo na ho ang balang magdesisyon. Ang sinabi ng aking tagapagbantay ay isang opinyon lamang. Kayo pa rin ang masusunod. Sagot naman ni Essing. Nang marinig ito ni Ermetanyong Tasyo, agad naman itong tumayo sa kanyang kinauupuan habang nagwiwika ng... O sige, hahanap tayo ng lugar na angkop sa iyong nais. Tawagin mo na sila, Essing, at nang makalayo na tayo sa lugar na ito. Nang marinig ni Essing ang sinabi nito, mabilisan din naman siyang lumapit sa kinaroroonan nila Manong Timo upang ito ay tulungan sa digmaan. Sa paglapit niya sa kanyang mga kapatid, bumungad sa kanya ang iilang mga aswang na patuloy pa rin ang ginagawang pakikipaglaban sa mga ito. Pagsilay ni Essing sa mga aswang na yon, doon niya napagtanto na hindi rin pala ito basta-bastang lahi ng mga aswang. Paglalarawan ni Essing sa nilalang na yon, meron itong malasaasong mga pangil na merong napakatulis na dulo. Kulay itim din ang bawat ngipin nito at meron itong animoy na aagnas na mga balat. Napakabaho din ang buong katawan nito
at meron itong butot balat na katawan. Mahahaba ang kanilang mga braso at meron itong matatalim na mga kuko. Medyo may kakunatan din ang kanilang balat na halos hindi magawang masugatan ng mga sandatang walang kargang panalangin. Wala rin itong mga buhok sa ulo at halos magsiuslian na ang kanilang mga buto na naroon sa kanilang likuran. Sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban nila Manong Timo, hindi na din napigilan ni Eseng na tumulong sa mga ito. Habang hinaharap niya noon ang iilan sa mga aswang, patuloy naman ang kanyang pagbigay ng mensahe sa kanyang mga kapatid. Nang makahanap na sila ng pagkakataon upang umatras, ginawa naman nila ito sa tulong ni Barok at Makot. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang natakasan ang kanilang mga kalaban. Nasa tatlo pa lamang ang namamatay sa mga nilalang na yon, kung kaya't inaasahan na nila Eseng na marami-rami pa ang kanilang kahaharapin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pananakbo sa gubat, pansin na pansin na noon ang kanilang pangkat ang dahan-dahan nilang pagpasok sa makipot na daanan. Ayon kay Eseng na masyadong mapanganib ang lugar na yon, sa kadahilan ng isang pagkakamali mo lang, maaari kang matuhog ng mga matatalas na kahoy na nasa paligid. Napakadulas din ng lupa roon na siyang labis pang nagpapahirap sa pangkat nila Eseng. Nang tuluyan na silang makalabas sa gubat, doon na nga nila nahanap ang lugar na angkop sa digmaang kanilang kinakaharap. Si Ermetanyong Tasyo noon ay ninais na uminom na muna ng tubig dahil sa labis nitong pagkauhaw. Ilang minuto pa ang lumipas, paisa-isa na ding nagsisisulputan ang mga aswang habang dahan-dahan itong lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Nang masipat nila Eseng ang isang matandang nasa gitnang bahagi ng mga ito, doon nila napagtanto na maaaring ang matandang yon ang pinuno ng kanilang samahan. Matapos nila itong masilayan, dahan-dahan din namang bumabalik ito sa kanyang kaanyuan habang patuloy na naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sa paghihinto nito, nagwika ito ng, "Hindi nyo ba nakikita ang kalagayan ninyo? Para kayong mga baboy na naghahanap ng malalabasan sa kanilang mga kulungan. Kawaawang mga nilalang." Nang marinig ito ni Eseng, agad namang naglakad ito paunahan sa kanyang mga kapatid upang pagmasdan ang buong kaanyuan ng matanda. Si Ermetanyong Tasyo kasi noon ay parabang walang balak na makipagdigma sa pangkat ng mga aswang. Panay lamang kasi ang pagtakbo nito habang nakangiti. Ilang minuto pa ang lumipas, sumagot naman si Eseng ng, "Ganun ba ang pagtingin niyo sa amin? Subukan ninyo at nang magkaalaman tayo!" Kasabay ng pagwika nito ay ang paglitaw naman ng tagapagbantay ng mutsa sa kanyang katawan. Dahil sa bilugan noon ng buwan, kitang-kita ng mga aswang ang pagsayaw sa hangin ng piring nito sa kanyang mga mata. Doon din nila nasilayan ang matipunong katawan ng tagapagbantay habang nakapatong sa kanyang kanang balikat ang kanyang napakatalas na espada. Kitang-kita nilang bumabaon sa balat nito ang talim ng kanyang espada, ngunit hindi nila nakikitang ito ay dumudugo. Sa pagsilay nila sa nilalang na yon, dahan-dahan ang napapaatras ang mga aswang na parabang nagawa na silang matinag ni Huben, kahit wala pa naman itong ginagawa.
Nang dumating na sa puntong magsasalita na ang tagapagbantay ng mutsa ng Nara, ninais nitong isaksak sa lupa ang kanyang napakahabang sandata habang nagwiwika ng: "Nakikita ko ang takot sa inyong mga puso. Nais nyo pa bang ipagpatuloy ang labang ito? O kakaripas kayo ng takbo, kagaya ng mga duwag na kalahi ninyo?" Dahil sa sinabi ni Huben, ay mas lalo pa niyang dinagdaga ng galit ng mga aswang. Sa sobrang pagkainsulto noon ng pinuno ng kanilang mga kalaban, ay agad din naman itong itinigil ang kanilang pag-uusap. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang tuluyan ang nagbago ang kanilang kaanyuan. Nang masipat naman ito nila Manong Timo, agad naman silang lumapit kay Eseng upang ito ay tulungan. "Pagbutihan ninyo aking mga disipulo, sapagkat ang digmaang ito ang maghuhubog sa inyo bilang isang mga mahuhusay na antingero. Hindi na ako mag-aabala pang kayo ay tulungan dahil alam ko naman wala pa ang mga yan sa inyong mga kalingkingan." Wika ni Ermetanyong Tasyo. Nang marinig ito ni Manong Timo, yumuko lamang ito habang nakangisi sa kanilang guro. Matapos niya itong gawin, ay dahan-dahan na silang naglakad patungo sa kinaroroonan nila Eseng. Bago pa man nila marating ang kinaroroonan nito, ay siya namang pag-umpisa nilang pagtakbo upang salubungin ang kanilang mga kalaban. Ang mga aswang naman noon ay pilit silang pinaikutan upang magawa nila itong atakihin sa lahat ng anggulo at pagkakataon. Paglagpas nila Manong Timo kay Eseng, buong tapang naman nilang sinagupa ang mga aswang, gamit-gamit ang kanilang mga mutsang tangan-tangan. Si Manong Timo noon ay halos pagtulungan na ng limang aswang, subalit nagagawa pa rin itong mangibabaw pagdating sa pisikal na lakas. Nang masipat ni Eseng ang pagsasaya ng kanyang mga kapatid, mabilisan din naman siyang tumungo sa digmaan upang makisali. Paglapit niya sa isang aswang, ay walang pagdadalawang isip niya itong pinag-uundayan ng saksak sa dibdib na siya rin namang kanyang hinayaan. Matapos itong gawin sa kanya ng nilalang, laking gulat na lamang nito nang wala itong makitang sugat sa buong katawan ni Eseng. Matapos niya itong masilayan, agad din naman siyang nakaramdam ng pamamanhid ng kanyang mga kamay sa hindi malamang dahilan. "Hindi mo ba titingnan niyang mga kuko mo? Masyadong malubha ata ang sugat na natamo mo." Wika ni Eseng. Nang marinig ito ng aswang, ay halos manginig ang kanyang buong kamay nang masipat niyang bumaon sa kanyang balat ang mga kukong nawasak. Matapos niya itong makita, pinili niyang iwasan si Eseng, ngunit huli na ito para sa kanya. Naisin mang tumakbo noon ang aswang, hindi na niya matatakasan ang pagkakahawak sa kanya ng pinuno ng mga antingero. Tanging pagsisigaw na lamang ang nagawa nito habang patuloy niyang pinagmamasdan ang paghiwalay ng kanyang mga pakpak sa kanyang mismong katawan. Matapos itong gawin ni Eseng, agad din naman niyang itinarak ang kanyang sundang sa dibdib nito. Tanging paghinga na lamang ng malalim ang nagawa ng nilalang. Hanggang sa hindi naglaon, ay tuluyan na itong nawala ng buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy namang hinanap ni Eseng ang pinuno ng mga aswang upang ito ay harapin. Subalit kahit sa ang dako siya noon tumingin, hindi niya pa rin ito magawang mahanap. Hanggang sa dumating ang punto na muli na naman siyang pinagtutulungan ng mga aswang.
Habang pinagmamasdan ni Ermitanyong Tasyo ang nagaganap na digmaan, bigla namang lumitaw sa kanyang harapan ang pinuno ng mga aswang. Nanlilisik ang mga mata nito at patuloy na humahaba ang kanyang mga matatalas na daliri. Umiitim na din ang kulay ng balat nito habang patuloy na umuungol. Sa paglapit nito kay Ermitanyong Tasyo, nagwika ito ng, "Hindi mo ba tutulungan ang mga alagad mo? Anong klase kang maestro? Siguro sila ang iyong lakas dahil sa ikaw ay mahina. Hayaan mong tapusin ko na ngayong araw ang iyong paghihirap." At bakit ako naman ang napili mong kalabanin, demonyo? Hindi naman ako nakikisali sa digmaan, hindi ba? Kaya bakit ako ang iyong gustong kitila ng buhay? Tanong naman dito ni Ermitanyong Tasyo. Habang ito'y nakikipag-usap sa aswang, patuloy lamang itong nakahiga sa kanyang kinaroroonan na parabang hindi niya nagagawang matakot sa pinuno ng mga aswang. Dahil sa kanyang pambabastos, wala nang nagawa ang aswang kung hindi ang maghanda sa nalalapit niyang pagsugod. Pagkaripas nito ng takbo papalapit kay Ermitanyong Tasyo, kitang-kita ni Eseng ang pagtaas ng kamay ng kanyang maestro sa aswang na yon. Kasabay nito ay ang pagtilapo ng matandang aswang sa hindi malamang dahilan. Nang akmang tatayo pa ito, bigla namang bumulwak sa kanyang bibig ang napakalapot niyang dugo. Hawak-hawak na noon ang aswang ang kanyang dibdib habang paika-ika itong lumalapit sa kinaroroonan ni Ermitanyong Tasyo. Nang makita ito ng guro nila Eseng, agad naman itong tumayo upang pagbigyan ang nais ng nilalang. Sa paglapit nito sa matandang aswang, ay ang kanya namang pag-ihip sa pagmumukha nito na siyang naging sanhi upang bumagsak yon sa lupa. Gulat na gulat noon si Eseng sa kadahilan ng purong aral lamang ang ginagamit ng kanilang guro upang ito ay kitila ng buhay. Ni hindi nga nito nagawa pang mag-abalang kunin ang kanyang punyal para ito ay patayin. Matapos itong masilaya ni Eseng, agad din naman siyang sumugod sa kanilang mga kalaban. Hindi na muna niya pinansin ang ginagawang kakaiba noon ni Ermitanyong Tasyo dahil sa hindi pa rin nila magawang mabilang ang natitira nilang kalaban. Sa paglapit ni Ermitanyong Tasyo sa pinuno ng mga aswang, nagawa niya pang ibalik ang wisyo nito upang ito ay kausapin. Habang naghahabol hininga ang kanyang kalaban, panay naman ang ginagawa niyang pagtatanong sa maaaring kinaroroonan ng kanyang kapatid. Nang makuha na niya ang kasagutan sa kanyang mga katanungan, ay dahan-dahan naman niyang ibinuklat ang kanyang libreta upang linisin ang kaluluwa ng kanyang kalaban. Habang binabasa niya ang mga usal na nakaukit sa libretang yon, panay naman ang pagsisigaw ng aswang na parabang ayaw nitong marinig ang bawat katagang nanggagaling sa bibig ni Ermitanyong Tasyo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang tumahimik ang matanda na siyang naging hudyat ng kamatayan nito. Matapos ang mga pangyayaring yon, ninais na lamang ng Ermitanyo na bumalik sa kanyang pagkakahiga upang ipagpatuloy ang kanyang panonood sa digmaang kinasangkutan ng kanyang mga disipulo. Kalahating oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nanghina ang panig ng mga aswang dahil sa walang sawang pagpatay ng tagapagbantay ng mutsa ng Nara.
nang iisang aswang na lamang ang natira. Napagpasyahan na nila Manong Timo na ibigay yon sa kaibigan ni Esing. Nang marinig ni Huben ang hatol ng mga kapatid ng kanyang Panginoon, agad naman itong hinabol ang aswang ng buong kagalakan. Habang tumatakbo ito ay panay ang kanyang ginagawang paghalakhak hanggang sa dumating ang puntong nagawa na niyang dakpin ang aswang na tumatakas. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang walang sawang paghahatawin yon ni Huben ng kanyang napakatalas na espada. Sa pagtatapos ng digmaan, ninais nila Esing na magpahinga na muna sa katabi ng kanilang maestro. Ang tagapagbantay naman noon ng Mutsyanang Nara ang kanilang nagsilbing bantay sa paglalim ng gabi. Sa pagsapit ng alas dos ng madaling araw, napagpasyahan na nila Esing ang umuwi sa kanilang tahanan. Doon na nila ipinagpatuloy ang kanilang pamamahinga upang paghandaan ang nalalapit na pagsapit ng umaga. Hindi rin nila noon nagawang maipagbunyi ang kanilang panalo dahil sa alam nilang marami pa silang makakaharap na mga nilalang sa paghari ng kabilugan ng buwan. Kinabukasan, maaga pang umalis ng tahanan itong si Esing kasakasama si Julio at si Makot. Maghahanap sila noon ng baboy na maaaring alagaan upang magamit sa oras ng kagipitan. Habang naglalakad sila sa baryo, panay naman ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga nangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan si Esing nang makasipat siya ng isang mahinang ipo-ipo na dumadaan sa kanilang tabi. Mahina lamang ang ipo-ipong yon, subalit ramdam na ramdam ni Esing ang kakaibang pangungusap nito sa kanya. Matapos maganap ang mga pangyayaring yon, hindi na nagawang magsalita ni Julio dahil sa nabastusan ito sa ginawa ni Esing. Pasensya ka na, Julio. Meron lang kasi akong iniisip eh. Hayaan mo. Mamaya pag wala na tayong gagawin, usap tayo. Wika ni Esing. Nang marating na nila ang baryo, agad din naman silang naghanap ng mga baboy na maaari nilang alagaan. Alam nilang madalang ang mga biik noon dahil sa hindi yon panahon ng panganganak ng mga baboy. Sa paglipas pa ng oras, kung saan-saan na nakarating sila Esing, makahanap lamang ng hayop na ipinag-uutos sa kanila ni Ermetanyong Tasyo. Bago sumapit noon ang alauna, tanging isang biik lamang ang kanilang nakita. Ninais na nila itong kunin upang kahit papaano'y hindi sila uuwing walang dala. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang tahanan, panay naman ang naging pag-uusap ng magkakapatid. Si Makot noon, meron pang daladalang mga manok na siyang nahingi niya sa kanyang mga kakilala. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, muli na namang nagsihanda sila Esing upang gawin ang kanilang pagpapaslang sa lahat ng lahi ng mga aswang. Nang akmang aalis na sila noon, muli na namang binilinan sila ng babaeng mambabarang na kunin ang isang librong nagtataglay ng mga lihim na karunungan upang madali nilang magapi ang kanilang mga kalaban. Hindi naman nila ito gaanong pinansin sa kadahilan ng alam nilang ang mga mambabarang ay ang mga nilalang na labis ang panlilinlang. Nang marating na nila ang baryo, nakakapagtakang wala silang naramdamang aswang sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigo pa ring mahanap nila Esing ang bakas na maaaring kinaroroonan ng mga aswang. Hanggang sa
bigla nilang nakita ang disipulo ni Kanyas na si Crisostomo. Grabe! Sobrang angas ng lahat ng tagpo ng episode na to. Magmula nung inubos nila yung unang lahi ng aswang na nakaharap nila, tapos pagpapakita nung mutsa ng ipo-ipo, kasi para sa mga talagang OG subscribers natin o para sa mga nakinig mula doon sa kwento kong Ang Ama Kong Gabunan, tapos patawid kay Lola Astring, alam na alam nyo lahat kung ano talaga yung mutsang tangan-tangan nito ni Esing. Kaya nagulat ako nung bigla may sumulpot daw na ipo-ipo sa harap nila. Grabe yun. Tapos ito pa, yung ending, yung pagkita nila kay Crisostomo. Ano kayong ginagawa ni Crisostomo, di ba? Sabay-sabay nating alamin yan sa episode 17. Sunod ka agad natin yan. Yun lang. Salamat.